Yun, bali ito nga pala yung in-order ko, yung tar sealant na Kobe. Ayan o, binaklas ko na kasi ang hirap baklasin kanina. Yung isang kamay ko kasi nakawak sa cellphone. Kaya bago ko yung video, binaklas ko na muna. Ayan. Buy one take one to guys, na order ko. Sobrang sulit, sobrang legit. Ayan. Sobrang ganda rin na ito kasi branded tong ano na order natin na Kobe. Ito yung mga nire-recommenda nila Team Katagumpay, tsaka nila General Kamote, yan, tar sealant, Kobe. Yan, bali ting laman niya guys, oh. Tapos may kasama na ring hose, ayun, oh. Para mas mabilis yung access at saka yung pagsali natin dun sa ating pin ng ano, ng ating gulong. Yan, 500 ml. Nakuha ko tong tar sealant na to guys, 80 pesos isa, buy one take one siya, bali pumatak lang ng 160 something, 161 ganyan. Kumpitin niyo na lang guys kung magkano. May kasama na rin shipping fee. Kaya pumatak siguro ng ganun. Alright guys. Tara guys, samahan niyo akong ilagay natin sa gulong ko ng ating in-order na tar sealant. Let's go. Yo, what's up guys? Bali, andito tayo ngayon sa ating hideout dito sa ating laboratory ganun. Dito tayo gumagawa ng ating mga ano, katulad na ito guys, diba? Yan, sa ating charger, dito ako gumawa. Bali ngayon, maglalagay tayo ng sealant. Yan, dito sa ating gulong sa harapan. Bali, dalawa tong sealant natin eh. Yung isa, nakabit ko na dun sa likod nung nakaraan. Hindi ko na na-video, bali ngayon. Itong sa harap naman ang ikakabit natin. Kaya tara, simulan natin. Let's go! Bili muna natin yung pito ng ating ano guys, gulong. A few moments later. Guys, ito ang ating sealant na Kobe. Handaan natin pigain. Ayan o, Kobe yan guys. Mga pinopromote nila Katagumpay tsaka nila Jawo Moto tsaka ni General Kamote. Advantage din guys dito sa paglagay ng sealant, malaking tulong din to sa ating mga motor guys, dahil once na may madaanan tayong bubog o mga pako sa daan, tapos na ano yung ano natin, gulong natin na butasan, makokobera na agad ng sealant ng ano, ng mga butas na tumama sa ating gulong. Kaya mas maganda rin talaga na mayroong sealant ang ano, ang ating mga gulong, lalo na sa mga tubeless. Yan, importante yan sa mga tubeless, kailangan may sealant yung ating gulong para hindi tayo agad-agad na hihirapan mag ano, maghanap ng pa-vulcanize. Kaya kung ako sa inyo guys, kung mayroong kayong motor at tubeless yan, pasilant nyo na yan guys habang maaga pa para hindi rin kayo maabala, kasi isa rin yan sa ano eh, nakakaabala yung tipong nasa biyahe kayo tapos bila kang paplatan. O sana kung sa area natin is laging merong mga vulcanizing, di ba? Paano kung walang vulcanizing shop tsaka wala rin mga talyer, paano mo kayo marerepair yan, di ba? Kaya mas maganda rin talaga na ready lagi ang iyong motor, lalo sa mga biyahe long ride. Maganda merong sealant ang inyong mga gulong. Alright guys, tapos na, naubos na ang ating sealant na nilagay. Kaya tanggalin na muna natin ito guys. Yun. Tapos balik natin itong pito. Yan. Dapat malinis guys ha yung pito bago nyo ibalik para hindi mabarahan. Yan.
Kita ba guys? Ayan. Sabihin, working pa yung ating pito. Wala pang problema. Ayan, tara. Tignan natin. Tapos, kasi mo yung ating pangtanggal sa pito. Ayan. Balik na natin ngayon siya. Basic lang naman magtanggal ng pito guys, basta mayroon kayong gamit. Alright guys, natanggal na natin at ay nabalik na natin ang ating pito. Kailangan na lang natin pabombahan. Mamaya papabomba natin to guys. May dala naman yung katrabaho natin yung napambomba. Alright guys, hanggang dyan na lang tayo guys. Maraming salamat sa mga nanood. Please like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Goodbye! Pag nalagay nyo na yung ano guys, yung sealant lahat, paikutin nyo guys para umikot dito sa ating gulong yung ano, yung sealant para buong gulong makuberan. Yan. Paikutin nyo guys ng dahan-dahan para dahan-dahan ding makuberan yung loob ng ating gulong. Para lahat ng parte sa loob ng gulong madaanan ng sealant. Alright guys, ikutikutin lang muna natin to guys hanggang sa makubera ng ilang ulit yung ating gulong sa loob. Ikut-ikut lang. Malaking advantage to guys sa mga bumabiyahe long ride tsaka sa mga lalamove yan, mga rider natin na palaging nasa lansangan sa kalsada, laging gumagrind araw-araw. Kaya malaking advantage to sa inyo guys, kaya kailangan may sealant kayong inyong mga gulong para hindi rin kayo maabala. Kasi hindi natin naman namamalayan eh. Pag nabiyahe tayo, hindi natin namamalayan kung naplatan ba tayo o hindi, di ba? Kaya mas maganda merong sealant in case of emergency. Kung mabubugman tayo o mapako sa daan, at least makukubera na agad siya ng sealant. Alright guys, baliantayin ko na lang yung pambomba para maano na natin siya, maanginan na natin siya ngayon kasi malambot pa ito, napipisil pa. Ayan. Lambot pa, bali stock pa yung gulong natin guys, di pa tayo nakapagpalit, pero once na magka-budget tayo, papalit din agad tayo ng gulong. Iba-vlog din natin yun guys para masaksiyan nyo rin yung paunti-unting upgrade natin dito sa aking Honda Beat na si Breezy Beat. Yan ang aking body sa araw-araw. Alright guys, dahil break time ko lang ito ginawa, antayin lang muna natin mag alauna bago tayo bumalik sa trabaho. Every break time kasi ako gumagawa ng ano, nag-aasikaso sa motor pagka may lilinisin tsaka pag merong gagalawin, ayusin. Ayan, baka sa susunod guys maglinis ako ng caliper, yan o, brake caliper sa harap. Alright, tanggalin na natin yung kalso guys dahil okay naman na eh. Tanggalin natin to. Right. Baka next week guys, i-vlog ko, maglinis ulit ako na itong caliper. Kasi ano, pansin nyo, may kalawang. Tsaka ito, babrasin natin yan. Ayan guys, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Like and subscribe guys sa aking YouTube channel. Thank you. Goodbye. Guys, bali, nairam na natin itong pambomba. Tapos itong PSI measuring natin. Ano, panukat ng hangin sa gulong kung sakto ba. Kailangan din natin to kasi sa gasoline station may mga measuring ng ano eh, ng kung ilan laman na yung hangin sa ano, sa loob ng gulong. Ito kailangan natin para ma-measure natin kasi wala tayong panukat. Alright guys, tara, let's go. Kaya magpala to guys. Ayan, angat na.
Bombayin na natin. Guys, matigas na. Matigas na ang gulong natin. Try natin i-measure kung ilang yung PSI. Ito. Kulang pa. Bombahan pa natin, guys. 20 pa lang yung PSI niya. Ayan, try natin. Ulit. Yeah, right.